Tingnan natin kung paano mag-edit ng time dito sa ating Kimco Dink R150. Yan. Ito yung mag-open. Yan. Dito sa guidelines book, no? Number 6. Auto probe mode. Press hold button adjust. So, pag lalagay niya, no, medyo mali yung nasa book. Ito yung kasi naka-down, no? Press arrow down. Kahit i-press arrow down mo to, hindi yan magbabago or magbiblink. Kahit naka-press arrow down. Dapat yan, press arrow up para mabago siya. Ayan, kita niya, nag-blink. Nag-blink na siya. So, sa pag-a-adjust niyan, pipindutin mo lang itong O, color orange na O, no? Babago na yan. Kada pindot mo niyan, lalabas yan. Nagpa-plus 1. So, military time yung naka, ano dito kay Kimco. Dink 150. Military time. So, babalik natin sa tamang oras, no? 12:54 kanina. Oops, sumobra. Kita nyo? Ayan, pinipindot ko lang. 12:54. So, yun. Next mo, pindutin mo yung down. Sa 12. Pag umilaw na ulit, pag gusto mong ilipat sa kabila, up ulit. Ito mo yung up. Ayan, lumipat na. Ayan, kita mo yan. So, pagka lumipat na ulit yan, pipindutin mo ulit itong orange. Para maging 55 na. Nagpa-plus 1 yan. So, ganun lang ang pagsiset ng time kay Kimco Dink R150. Tapos, ang pinaka-importante dito, dapat naka-odometer yung sa panel mo. Kasi pag hindi yan naka-odometer, bawa ito, bibigyan ito ng sample. Lilipat ko siya. No? Lilipat ko yung ating gauge yan sa trip. Di ba? Di ba ito, makikita mo yan sa up and down, nagbabago yan. Makikita mo yung bolts ng battery, odo, tinakbo, belt, no? Yun lang. So, pag naka-trip yan, at ginawa mong mag-time, magpalit ng oras, para makuha mo itong time, hindi yan gagana, kahit idiin mo yung up. No? Kahit anong diin mo dyan, hindi yan gagana. Kasi, back to step 1 tayo. Nandito sa may guidelines, dapat naka-auto siya, bago mo siya mas malipat. Yan. Naka-auto dapat siya. Yan. Bago mo i-selection dito sa may guide. So, yun lang para sa paglalagay ng time, no? Sana natuto kayo at nagkaroon kayo ng konting kaalaman dito sa adjustment. Thank you. Bye-bye.